Hello guys, mabuhay, and you are now watching Lottie Down Under. Bulaga! Anyway guys, ang vlog ngayon is one of the many series na naisip ko na nandito naman ako sa Australia. So why not? Why not vlog about my lifestyle in Australia? Or sabihan natin what not my lifestyle, but yung lifestyle dito sa Australia. And ngayon, no, nag-research ako, mga experience ko, at ang pag-uusapan natin ngayon is ano ba ang mga in-demand jobs sa Australia. Ang number one ay, of course, alam na natin to lahat, ang healthcare. Anything that is related to healthcare, yun ang in-demand jobs. Dahil araw-araw, may mga taong nagkakasakit, na aksidente, nasasaksak, tiyos, hindi, walang ganun dito. Pero alam mo yun, alam niyo na kung anong ibig ko sabihin. Magkano ba ang sahod ng mga tao na nagtatrabaho sa health department or health occupations? Ang balita ko, ang doktor, no, ang starting nila is, sa tingin ko lang, average ko lang, siguro nasa 80,000 kapag wala ka pang alam, siguro yung rookie doctor, ganun. Ang $80,000 per annum yun, ah, per annual. Ibig sabihin, kung $80,000 ka nagtatrabaho, siguro nasa $4,500 per month ang makukuha mo. Or let's say, conservative, $5,000 a month, which is kumikita ka ng $1,250 a month. Net profit yun. So, mga nurses, magkano? Ang mga nurses, siguro nasa conservative 60,000. Yung pinakamababa. Yun na yun. Sasabihin ko sa inyo yung pinakamababa, okay? Malamang 50 or 60,000 kapag nag-start ka pa lang. Magkano yun? Siguro abutin ka ng mga, pag 50,000 ka, ang sahod mo abot ng 3,800 a month, which is kumikita ka ng 950 a week. You know, which is not bad. Ngayon, kung other ano kayo, mga physical therapist, malaki rin ang sahod, pero hindi na ako makapagbigay ng range, i-google nyo na lang, okay? Dahil booming rin ngayon ang mga online businesses, isa rin yan sa mga in-demand na trabaho dito sa Australia. Ang pansin ko, no, ang ginagawa nila, lahat ng customer support nasa Pilipinas, kasi magaling tayong mag-English eh. Pero, lahat ng mga kailangan nilang i-monitor, like for example, website tester, or kaya maintenance of the website, kung may alam ka sa, alam mo yun, CSS, PHP, sorry, SQL, yung mga ganun. Yung mga web front-end developer, tsaka yung mga back-end, tapos yung mga, anything that is related sa website at paggawa. Paggawa, maintenance, and website testing. Malaki in demand. Actually, sa experience ko, no, meron akong ka-office mate, ano siya, galing sa India. Kakarating niya lang dito, wala pa siyang ilang linggo. But because marami siyang alam sa website, testing lahat ng tungkol sa website, nakakuha kagad siya ng trabaho because in demand siya dito. Magkano ba ang sahod ng mga anyone that is maintaining a website? Ang pagkakarinig ko, syempre, chismosa ako, from what I've heard, is aabot siya ng mga 100, siguro 100,000 to 150, conservatively. Kung meron, kung mali yung ano ko, ah, kung mali yung estimation ko, pakicorrect ako. Pero, kung may alam ka sa websites, punta na dito. For sure, hindi ka mawala ng trabaho. Ngayon, yung other part of yung maintenance ng website is, meron naman tayong true marketing. Ngayon, yung marketing, bakit siya importante? Siyempre, kailangan mo advertise yung website mo. Naka ba? Kakaloka, hindi mo alam yun. Anyway, kung may alam ka sa email marketing, sa SEMs, sa SEOs, anything na related sa SS, the search engine optimization and advertisements,
and email marketing, yun na, isa yun sa mga pinaka in demand at the moment. Kung mapapansin nyo, maraming kumpanya dito ngayon, or kung syempre wala kayo dito. Kung nandito kayo, mapapansin nyo, ang dami-dami ngayong business startups that is online related. Kasi nga, lahat na ng tao ngayon, ayaw na lumabas ng bahay. Kahit ako nag-grocery ako, online. Ganun siya kaano, kapatok na. So, kung may alam kayo kung paano i-advertise ang isang company para gumanda ang profits ng company, through social media, through email marketing, through search engine optimization or search engine marketing, for sure, in demand rin yan. Magkano ang kita ng mga ganon? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, ah, from what I heard, syempre matalas ang mga tinga ko. Pag may pera, uy, pera. Anyway, from what I heard, pag email marketing ka, siguro abot ng mga 90,000 an annual. So, makakuha ka ng mga $6,000 a month yun. Yun ang alam ko. Tapos, hindi ko alam kung conservative pa yan, pero yun yung narinig ko, no. Tapos kung SEM ka or SEO, siguro around that ano din, 90,000, 80,000, 90,000 or 100,000 ganun. Kasi nga isa ka sa mga key persons to help the sales ng kumpanya. So kailangan maganda ang sahod mo. Syempre, di ba? Ano pa yung mga kailangan? Alam mo, magugulat ka, ha? Yung mga high-paying jobs dito, kung ano yung pinakapangit na trabaho sa Pilipinas, yun yung pinakamalaking sahod dito. Isa pa sa mga in-demand jobs, ha? Dangerous goods truck driver. Maniwalat ka sa hindi. Anyone na nagtatransport ng gasolines or gas or yung mga, alam mo, yung mga oxygen or carbon dioxide, kung alam mo yun, helium. Yung mga truck drivers na nag-transport ng mga dangerous things na yun from one place to another, malaki ang sahod nun. As in, ang laki. Ngayon, tanong nyo sa akin, magkano ang sahod nila, Charlotte? Charlotte! Magkano ang sahod? Grabe, te. Aabot ka ng mga... Kung dangerous, from what I heard, yung gasoline, ha, from a very prestigious company like Linfox, ang sahod nila is between $36 to $44 an hour. What, hindi sila bababa ng $36 an hour. So it's actually a pretty good job. Isipin yung mga te, ha, yung mga truck driver sa Pilipinas, kumikita ng $36, let's say $36 a week. Well, let's just say, sabihin natin, $36 every day. Or wala pa nga, siguro every 2 days. Pero dito, te, every hour. Kung may kakilala kayong truck driver, ay papuntahin nyo na dito. Kailangan, super in demand siya. I'm not kidding you guys. Talagang super in demand siya. Siguro marami rin nagtatanong sa inyo ngayon, ano? Charlotte? Or sabihin natin, Lottie? Naks. May call center ba dyan sa Australia? Siguro yun, no? Gusto nyo malaman na, no? Kung may call center dito. Sagutin ko na, no? May call center dito. Yun na nga lang, unfortunately, hindi siya kasing patok or hindi siya kasing popular ng Pilipinas. Ang call center dito, sobrang, alam mo yun, malitang sahod. Nung nagsimula kasi ako dito, call center agent ako kasi wala akong makitang trabaho. Naghahanap sila lagi ng local experience. Alam mo yung immigrante ako, kakadating ko lang dito, wala akong idea kung anong gagawin ko, tapos call center lang ang experience. Hindi ko sasabing lang, pero call center experience ko. So, naghanap ako ng trabaho, kadalasan customer service. At ang unang-unang nakita is collections. Yun yung unang kong trabaho. Ang hirap, te, tsaka ang baba ng trabaho, ng sahod, magkano ba sa sahod ko? $30,000 $31,000 a year, which means na nakuha lang ako ng $2,000 a month, ganun. So maliit lang yung sahod, grabe, $2,200 a month yung naalala ko nakukuha ko nun. So hindi siya, alam mo yun, kung hindi siya ideal, i-discourage ko na maghanap kayo ng call center dito. Unless kung call center
supervisor kayo, alam niyo yun, kung may experience kayo sa customer service na as a supervisor, malamang may chance kayo. Ang supervisor dito sa customer service setting is at $60,000, which is like conservative na yan. So, between $60,000 to $70,000. Siguro makakuha kayo ng ano, ng 4,200 or 4,300 a month, which is kahit papaano okay na rin. Ayun mga ating mga kuya, tapos na ang time natin. Ngayon, kung meron kayong mga tanong, leave a comment on the comment section. Saan pa ba kayo magko-comment, di ba? At kung sa tingin nyo na may natutunan kayo at na-inspire kayo na gusto nyo pumunta sa Australia bigla, eh, mag-subscribe. Bye-bye ka na sa kanila! Bye-bye! Oh! Oh! Oh, bakit ayaw mo nang na-video ka? Bye ka na! Bye! Hello raw ang baby ko. Oh, may tae. Mommy! Oh! Ah, tumain nga.